Naku po, wak-wak, ginagapang si Vianze. At sino nga ba ang sangkot dito sa wak-wak? Wow, back-to-back million views para sa Etsy serie. Samahan nyo o guys na magbigay ng reaksyon at update dito sa mga videos ng Etsy. At syempre, para makatulong tayo sa mga marathoners. At simulan natin to guys. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reaktor ay sariling pananaw at hindi to pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Magandang araw sa lahat po ng mga ka-Edsy na baliw dito sa Edsy. At syempre sa mga solid supporters ng Team Kalingap, One Family. Ito na naman po ang paborito niyong reactor, Merzano TV 2.0, na maghahatid sa inyo ng update at reaksyon dito sa kaganapan sa loob ng Kalingap. At samahan niyo o guys hanggang mamaya. No, i-react po natin itong live ni Dr. Love. Kung saan ay sinasabi rito, may wakwak daw na ginagapang nga si Vianze. At alamin natin guys yung full details sa live ni Dr. Love. React po natin yan, no? Detail by detail. At ang tanong ko dito, sino nga ba ang sangkot? At syempre guys, congratulations ulit sa Etsy, ano? At talagang back-to-back million views. At pasensya na po guys, medyo late tayo. At the same time, hindi po ako nakapag-live kasi sobrang pagod ko po, galing ako sa trabaho. Pero gusto ko pong makapaglingkuran kayo guys at makapagbigay ng reaction video dito, syempre, regarding dito sa wakwak kay Vianze. At syempre guys, shoutout po muna natin lahat ng mga silent viewers at bago ang subscribers. At syempre guys, ini-encourage ko po lahat na sana po ay mag-join kayo as a member sa aking YouTube channel. Malaking bagay po yan. No, sa lahat ng mga gustong sumuport sa akin, no, pwede-pwede po yan. At syempre guys, kung di po kayo makapag-join, no, please don't skip ads guys. At pakishare na rin po ang aking live o ang aking video reaction sa inyong mga mahal sa buhay. At maging sa mga GC nyo guys. No. At syempre guys, magandang araw sa lahat. No. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga kapwa OFW natin na nagmamahal dito sa Kalingap. At syempre, mula Luzon, Visayas, Mindanao. At sana'y ma-enjoy nyo to guys. Sabi ko nga guys, disclaimer lang. Ano, nandito tayo for educational purposes. Hindi po tayo mababash. No, sasabihin lang natin yung totoo na magbe-base tayo sa video. At alamin natin guys itong reaction ni yung live ni Dr. Love.
At syempre, shoutout kay Dr. Love at syempre sa lahat ng mga Etsy supporters. Sa mga maraming oras dyan, sa mga pinsan natin, no? Sa mga pinsan natin dyan, no? Kung may oras kayo, guys, samahan nyo, guys, no, dito sa ating reaction video. Sa mga pinsan natin dyan, shoutout. At syempre, guys, bago tayo pumunta dyan, shoutout muna natin, syempre, ang bayani ng Kalingap, ang nag-iisang. Ang nag-iisang Kuya Pal Santos, matubang lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger. At syempre, kasama lang naman siya sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines. At talagang napakapogi, mabait, at talagang mang nagpapaviral dito sa loob ng Kalingap. At meron lang naman siyang isang 1 billion views sa YouTube, ang nag-iisang Kalingap Rob. And she's a good advisor, ina ng Kalingap, at nagbibigay ng update, at talaga naman laging ang nagmamahal sa Kalingap, dapat nating suportahan ang nag-iisang co-founder ng Kalingap, Ati Edna Vlogs, and syempre shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap partners katulad nila Kalingap Bobby, Kuya Brox, Kalingap the Beat, Mr. J. Kalingap Dan as a special someone. At syempre ang wifey ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia, matubang. At nandyan din po syempre ang nag-iisang hubby ni Beyonce, Kalingap Edu. At syempre ang chubby bunny ni Carla Topolar, Kalingap Jomar. At syempre always support kay Kuya David Vlogs. At syempre ang nag-iisang Ruel o Paralag, kasama ang kanyang langga na si Rachel Morales. At syempre guys, shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o Kasere. Nandiyan si Ate Lopez Roda at syempre si Ma'am Nancy Velasco. Yun, shoutout po sa lahat ng mga Kasere. Ready na ba kayo guys? At samahan nyo o guys na i-report natin to guys, ha? Samahan nyo ako. No? Simulan natin to. At syempre guys, ito po yung ating latest na detail. No? Ito po yung table natin. Updated po ito kaninang around 11:30. So maaari po yung mga data po na makikita nyo rito, maaari po ito'y ano na, nabago na, maaaring tumaas na, no? Kaya please bear with me guys, kung meron po akong pagkakamali, just let me know. At pero ito po ay updated po lahat ng videos from part 0 to 37. So last time nag-update po tayo, no? 2 days ago nung August 7. Ngayon po update po tayo ng August 9. No, updated po ito August 9 po ito, no? At kung saan meron ng another 1 million views, at tingnan natin guys kung ano ba yung mga malalaking video ng EDC. So far, no, ang malalakas na video po is from part 18, part 1, 9 to 5, 7. Yung 7 po ito po yung kaka 1 million views, no? Part 7. Part 12, part 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25. So, puro yan ang nakakuha ng 1 million, mahigit 1 million. At ngayon po, kung pagtinotal po natin yan, umaabot na ngayon siya ng 15.4 million views in just for 15 videos. So, grabe, ang bilis. Ngayon po sa August 9, ang pinakamataas po natin is likes is 65,000, yung part 25. No, yung Beyonce sa wakas umami na, Edu sinupresa si Beyonce. At syempre, ang pinakamataas na comments naman po ay 15,399. No?
comments. At ngayon, Sir Merzano, ang tanong namin, ano pong video po ang malapit na mangitlog? So, ulit po, ano, ito po ay possible within 1 week, ano? Within 1 week or 5 days to 7 days, ano? 5 or 7 days. No, depende po yan sa inyong pagmamaraton. No, sabi ko nga, always clear history. Gawa po kayo ng playlist para hindi kahit din na kayo manood, iwan nyo lang cellphone nyo. No, mag-ano po yan. Basta doon sa playlist po na gagawin nyo po, ano, guys. No, pwede po kayo mag-loop, pwede, ano po yun, pwede, basta as long as po yung imamaraton nyo, may kahalong ibang video. Kasi pag walang kahalong video, yun lang, yung imamaraton nyo lang ilalagay nyo dun, guys, minsan hindi po makakount yun, no? So, in-advise ko po, no, kada araw, always clear history bago kayo mag-start, tapos maglagay kayo ng mga videos sa pagitan ng mga videos o etseserya na gusto nyong imaraton, no? Ibig example, part 23 hanggang part 30. Gusto mo, yun lang yung gusto mo i-marathon. So, between those video, pwede nyo po maglagay kayo ng mga videos, no? Pwede video ni Kalinga Prob, Kuya Bal, Ate Edna, or video ko, pwede rin. Or ng iba't ibang mga Kalinga partners, pwede po yun. Malaking, lalo po sa akin, malaking tulong din po yun, no? At the same time, no, yung paggagawin nyo, no? Basta always clear history lang po. Yun ang technique doon. At pwede kayo mag-loop, no? At pwede nyo pong iwan din yung... pwede nyo din po iwan yung inyong cellphone, no? Kasi alam ko, marami siya nagtatrabaho, no? Pwede kayo manood, no? Pero syempre, at the end of the day, try to make a comment dun sa video na minamaraton nyo. Kunwari, may time na kayo pwede mag-comment, pwede kayo mag-comment dun, guys. Puntahan nyo yung video na yon, i-click nyo yun, then mag-comment kayo. Kasi yung comment, inuulit ko po sa mga bago sa channel ko, baka hindi po nila alam, yung comment po makakatulong yun to make it active that video, no? At yung comments kasi, the more na maraming comments, the more na yung algorithm ni YouTube gumagalaw, kumikilis yung video, no? So, mamaya makikita nyo po yan. So, ang dapat pong tatandaan, yung part 23 and part 6 po, I think within 5 to 7 days, maaari po natin makuha ito, ha? No? Pero, depende po yan, sabi ko nga sa inyo, depende po yan sa pagmamaraton ninyo, no? Pero, ay nakita ko po yung strength ng Etsy marathoners. Shout out sa lahat ng mga marathoners, talagang mabilis. Sobrang galing. No? At the same time, so yan po. So itong part 26 maaari to pero siguro 8 days pa to or 9 days, no? Let's see, guys, no? Pwede niyo po isabay to kung gusto niyo tatlo. Pero mas maganda po focus na kayo sa dalawa para mabilis, or tatlo, pwede naman po. Feeling ko itong actually pwede pang apat 'yan, eh, no? Ayoko lang mag-ano, pero this is only, ano lang, guys, ha? This is only my estimation, na roughly estimation. So, ito pong apat na to, pwedeng part 23, 6, 26, 19, no? Pero yung part 19, medyo ano pa yan, lalampas siya ng 7 days, feeling ko. So, pwede pong focus kayo, part 23, part 6, and part 26 po, okay? Ngayon, tignan po natin yung difference. So, naglilagay ko po dito yung nakaraan, yung August 7, sa kaliwa, and then August 9 po yung sa kanan. Ngayon po, so from part 0 hanggang part 37 yung kaka-upload lang. Yung kaka-upload lang po, nakalagay dito is 59,335 yung views niya. Then yung likes niya, balik tayo dito, yung sa part 37, yung likes niya po is 20,000 na agad. Ang bilis, no? In just ano lang yun, ilang oras lang po yun, guys. Dalang oras lang yan. And then 3,000, yung comments niya is 3,916. Ang bilis. So baka bukas, ano na to? Nasa 500 na to. Ganun kabilis niyan, guys, no? Estimate ko lang yung, guys, ha. Ngayon, ito po yung difference. So, yung difference po, kung titignan natin, tignan natin yung pinakamataas na views, no? Ang difference po, no? Ay, hindi. Tayo mag-focus. Hindi tayo mag-focus, guys. Sorry po. Yan. Ito po yung pinakamataas na views. Siyempre, yung part 36, medyo disregard po muna natin. Bago lang yan. No, yung part 7, mataas po. Talagang gumagalaw. Ang galing ng mga marathoners kasi... Ang difference po nung August 7 hanggang August 9, nakakuha tayo ng additional 32,000 views. So effective po. And then nagulat po ako, talaga ang dami nag-comment. Ang bilis, oh. Yung comments ninyo po ay umabot ng 2,745 in just 2 days. Ganun yung nadagdag na comments dun sa video na yon. So kita niyo po, effective talaga pag nagko-comment kayo. Ginagalaw niyo, kumbaga, galawin mo yung baso, di ba? At the same time, yung part 23 po, malakas din, no? Dahil may nagmamaraton sa part 23, part 6, part 35, part 26, part 33, at part 34. At part 27, yun, so on and so forth. Ito po yung mga video, screenshot nyo na lang po.
Ito pa yung mga video na gumagalaw ngayon. Yung mga million views po kasi, actually gumagalaw po yan. Kaya lang, hindi ko lang po ma-provide kasi nga po, hindi lumalabas sa video ni YouTube. Pero actually guys, umaandar po ito. No? Kung ba magod, siyempre sana bakit walang, hindi ata gumagalaw itong mga million views. Gumagalaw yan, kaya lang, hindi ko po makuha yung pinaka-exact data. So, kaya that's why zero po ito. So, walang difference. No? Okay? Pero yung sa likes naman po, yung mga nabago na video, yung part 6, 26, and part 0, yung bumilis ng kotse si Papa Eds. Yun yung mga tataas ng likes. Tapos yung comments naman na nagdagdagan, syempre itong part 7. So, keep it up guys, part 7. And then yung part 23, talagang ang bilis oh. Kita nyo, yung matataas ang comments, sila yung umaangat na mabilis. No? So, alam niyo na po yung ano, ibig sabihin effective po yung ginagawa niyo pagmamaraton, no? At maganda, good thing lang po eh sinusunod niyo yung aking advice, no? Salamat sa Diyos at ako ay natutuwa po talaga personally kasi ano po 'yan? Alam niyo guys, ano 'yan eh, achievement ko din kasi yung ibinigay kong advice sa inyo effective po. Kaya tuwa-tuwa po ako at talagang nakikinig kayo sa akin. At awan ng Diyos, talagang nangyayari yung aking advice. At totoo naman, at di ko naman makailulokohin guys, di ba? Siyempre guys, as support sa LC, bibigyan ko kayo ng tamang advice, di ba? At ngayon po, yung pinaka-total views. Sir Merzano, may ilan ba yung pinaka-total views ng lahat ng video? Sa lahat po ng video, meron tayong also 38, so part 37 yung bago. So, ibig sabihin, meron tayong 38 videos. Yung 38 video na yun, guys, ang total nun is 31,057,335. Yung pinaka-total comments naman po, 343,483. Ano? At yung total likes po is 2,060,000. So, grabe, tumataas na siya. Then, yung videos po, sorry po ito, dapat to 15. No, 15.4. Okay? Pero last time po, no? Kita nyo naman yung last time is 14.4. So, 1 million agad yung tinaas niya. Yung pinaka-add na niya. So, ngayon, 15.4 for 15 videos only. So, sana po tumaas to, no? At I'm hoping dalawa yung next week po, ano? Maybe Friday or maybe Friday, no? We expect na dalawang video yung magmi-million views, no? So, keep it up, no? Sipagan nyo pa po. So, kung meron kayong tanong, guys, no, just let me know. Pero yan po, so far, inuulit ko po yung video na dapat nating i-marathon, part 23, part 6, and part 26. No, kung gusto nyo pong idama yung part 19, pwede na rin po. Pero mas maganda, tatlo-tatlo muna para mas mabilis. Na effective kasi pag dalawa o tatlo yung pinafocus natin. Kasi pag marami, matagal yung takbo ng video. So, ang ginagawa ng ibang marathoners ng EDC, siguro dalawa lang video talaga yung nirarun nila. So, depende, no? Kasi iba, maraming oras. Yung iba naman, nagtatrabaho. So, talagang iba-iba yung ano natin. No? Pero para sa akin, mag-focus lang kayo muna sa dalawa. Ano? Tapos, kung meron pa kayo iba pang cellphone or may computer pa kayo, doon nyo i-marathon lahat ng video ng EDC para at least lahat gumagalaw, di ba? So, okay po ba kayo at wala ba kayong reklamo? Ano, just let me know guys kung meron po akong pagkukulang. Just let me know po. Kaya puntahan naman natin ito guys, itong live ni Dr. Love, no? Kahapon to kagabi. May pamagat to na kakayanin nyo kaya ang ibulong na ito. Ay, grabe to ah. At silipin natin to guys, itong live ni Dr. Love. Ano kayang meron dito sa live ni Dr. Love? At it seems na meron nga daw, ano, meron daw, tawag rito guys, meron daw itong wak-wak. At tingnan natin guys, sino nga ba yung sinasabi niyang wak-wak, anak ng pating? At panorin natin to guys, tara. Ako, hindi na ako tatawa. Kung sino man sila, oh, alamin nyo sa mga katabi nyo at mga kausap nyo kung sino mga grupo na yan. Oh. Yan ang trabaho. Teka, ibig sabihin sinasabi ni Dr. Love dito, grupo sila. Lumalabas grupo yung sinasabi niya rito na nagwawakwak. Ano? Yan o. Ang gagawin nyo ngayon, yan ang trabahong trabahuin nyo ngayon.
Sino itong mga grupo na gustong wakwakin si Bianzi at nag-offer ng napakalaking halaga? What? Grupo sila, tapos dito guys, based lang ako sa video ni ano, Dr. Love. Ah. Grupo sila, and then based kay Dr. Love, grupo sila nagbubuo at nag-o-offer ng malaking pera? What the fuck? What the fuck? Alam nyo guys, kung malaking pera yun, ha? Iba to, kasi lumalabas, talagang sikat si Beyonce. Alam nyo guys, para mag-offer ka ng malaking pera, kung totoo man to guys, ha? Kung totoo man to, para mag-offer ka ng malaking pera, eh talagang sobrang sikat ni Beyonce. Baka umiyak yung mga basher, ha? What the fuck? What the fuck? Eh, according kay Dr. Love, no, may in-offer na malaki daw na pera kay Beyonce. Siyempre guys, di ko naman alam yung full details, pero magbibase tayo dito sa video ni Dr. Love. Tuloy natin. Dahil seryoso na ako, hindi na ako tatawa. Kung sino man sila, alamin nyo sa mga katabi nyo at mga kausap nyo kung sino mga grupo na yan. Yan ang trabahong gagawin nyo ngayon. Huh? Yan ang trabahong trabahuin nyo ngayon. Allah. Sino itong mga grupo na gustong wakwakin si Bianzi at nag-o-offer ng napakalaking halaga? Ay, grabe to. Yun ang trabaho nyo ngayon. Huwag nyo akong bigyan trabaho. Sinabihan ko na kayo, sinabi ko na sa inyo totoo. Yun ang gusto kong sabihin at trabahuin nyo. Oo. Oh. Yan. Di ba? No. Hindi ko rin alam kung sino. Hindi na ako tumatawa. Seryoso na ako. Merong isang grupo na napakalakas na gustong wakbakin si Bianzi. Ay, ganun? Pabihira yan. So ibig sabihin Dr. Love, kung grupo 'yan, eh ano, marami sila. So maaring isa o dalawa o maari pang mas marami, ano? Based dito sa video ni no, Dr. Love. Yan. Away pa kayo. Sa inyong resulta ng inyong pag-aaway sa araw-araw, yung pag-aaway, pag-post kung ano-anong post nyo, napapasukan na pala kayo ng mga grupong gustong mangwakwak. Grabe talaga, no? Alam nyo guys, sabi nga nila, no? Sa ano, sinasabi nila guys, no? Ang ayos, yun ang sinisira. Kasi ang sira, hindi mo naman sisirain yun eh. Pero pag ang isang bagay ayos, yun ang sinisira ng kaaway. Ayos nga, di ba? Paano mo sisirain yung sira na, di ba? So ang logic, kapag ayos yung isang bagay o yung isang tao, pilit may sisira dito. Which is normal yun, di ba? Agree ba kayo doon? O, pero tuloy natin to. Si. Yeah. Naalala nyo? Ito na naman. Kalab team na naman ni Edo. Itong nangyari na ito. Oo nga, no? Kalab team ni ito, guys, ha? Tama naman si Dr. Love, ano? Based dito sa video niya. Kalab team nga. Oo nga, no? Pag kalab team ni Edo, may nagwak-wak-wak, no? Grabe na lang pati, oh. Pero feeling ko, ako naman, guys, ako, ah, personal opinion ko lang to. Malaking tiwala ko kay Bianzi, especially sa magulang niya, no? Alam ko, ako kasi, guys, ha? Para sa akin, no? Kasi yung family ni Bianzi, talaga napaka-open nila kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab. Doon ako natutuwa. Actually, no? As compare naman dun sa dating kalapti ni Edu, medyo tahimik. Tapos, hindi sila ganun ka-open, no? Sa Kalinga. Pero itong pamilya ni Bianzi, napaka-open kay Kuya Bal, tapos napaka-open kay Kalinga Prab, no? So, pero para sa, kaya malaki ang tiwala ko dito sa family ni Bianzi at syempre kay Bianzi, no? At talagang ibang-iba talaga si Bianzi, 'di ba? Tuloy natin. No? Huh? Hindi ko man imblak dahil ako man ay hindi ko rin alam. Oh. Hindi ko rin alam. Hindi ako tumatawa. Hindi ako nagbibiro. Oh, parang sinasabi ni Dr. Love dito, seryoso ako. Tama, no? Kasi kung tatawa siya, baka mapagkamali ang hindi totoo sinasabi niya. So, dito parang sinasabi niya, gina-justify niya, na totoo yung sinasabi niya kasi
hindi siya rito nagpapatawa. Kasi kung nagpapatawa siya dito, edi magkakaroon ng doubt. Especially lahat ng nanonood at nakikinig. Di ba guys? So, pero tuloy natin. Ako ay seryoso. Okay. Nagmamadali kayo eh. Dapat 40 minutes ko pa sasabihin to. Ha? Meron po isang napakalaking grupo. What? Isang napakalaking grupo? Eh, Dr. Love, teka. Kung na isang napakalaking grupo yan, eh marami yan. Diba? Eh, marami yan. Hindi lang yung isa o dalawa. Ay, grabe itong mga, ano, bakwa kumikilos ah. Pero tuloy natin. Na gustong tangayin, ilayo, alaka, si Biansi, ala, sa Kalingap. Oh, naknang pati. Sponsor na naman yan. Usually, mga nagwawa. Ako guys, ha, hindi ko mababait. Hindi. Kasi guys, alam nyo guys, no? Normally naman, kahit saan naman ganito, di ba? May matitinong sponsor, merong hindi. Kasi alam nyo guys, hindi naman gagawin yan ng simpleng members lang eh. Ang maglalakas loob lang dyan, syempre, yung mga sponsor na wak-wak. Na parang gustong angkin. Sa sobrang, kasi minsan kasi hindi mo maiwasan. May mga supporters, no, hindi ko na lahat guys ha, very possessive. Gusto nila, sa kanila lang si Beyonce. Yung tipong gusto nila, araw-araw nakakausap nila. Tapos natuturuan nila, ganito gusto, parang kukontrolin nila. Kasi naranasan ko na yan guys, may mga sponsor kasi na very controlling. Pero may mga sponsor sobrang bait. Wala silang pakialam, no? Pero talagang merong mga sponsor sa sobrang controlling. Akala mo minsan, pagmamayari nila yung talent. At nakakalungkot lang, guys. So, para, oh, nakakalungkot lang. Eh, meron na namang pilit na paalisin si Beyonce sa Kalinga. Pero ako naniniwala talaga ako. No? Pero syempre, ako natuwa naman ako kay Dr. Love. Maganda sinasabi niyo din ito. Para syempre, lahat ng mga LC supporters, aware sila. At magbabantayan tayo. Syempre, di ba? Maganda rin kasi aware tayo para nagbabantayan tayo. Babantayan natin si Papa Eds, babantayan natin si Beyonce kapag may mga nagko-comment. No, syempre, yung mga Eds supporters, ano 'yan? Papalagyan at babantayan nila maigi. So, maganda rin po 'to ginagawa ni Dr. Love, no. At nabibigyan tayo ng idea and awareness, no, sa nangyayari. Tuloy natin. Mga wak-wak. Hindi man naubusan ng wakwak ang Kalingap eh. Laging may wakwak sa likod ng lahat ng tagumpay sa Kalingap. Ah, tama naman yon. Agree ako doon. Laging may wakwak sa likod ng tagumpay ng Kalingap. Tama. What the fuck? Agree ako doon ah. Yan. Abangan nyo yan. Grabe. Abangan nyo yan. Grabe, ano? Dahil matindi ito. Matindi? Matindi itong pas... Talagang matindi, Dr. Love, kasi napapainom ko eh. What the fuck? Advice, ganun yan, ha? Pag medyo matindi yung ano, talagang mapapainom ko eh. Tuloy natin. Sabog ko sa inyo sa gabing ito. Abangan nyo ito. Grabe yan, ha? Ha? Kapag malaking halaga ba, hindi ba pwedeng magbago? Lahat nagbabago sa malaking halaga. Hoy, alam nyo guys, real talk ha. Alam nyo, kahit ganito si Dr. Love, may ano siya, may sense siya magsalita. Totoo yan guys. Imposible na, napaka-impokrito mo. Ay, kahit ano, malaking pera. Hindi ako magagalaw nyan. No, pero guys, sabi sa inyo guys, kapag malaking pera na ang usapan, kumaray, million ang usapan. Ay, baka magkanulo yung iba. Kumbaga, maaaring bumigay si Beyonce. Kasi sabi niya, totoo naman yung guys eh. Alam niyo yung sabi nga nila, no? Kasi maaaring sasabi ng ibang fans, sir, hindi naman gagawin ni Beyonce yun. Yes, totoo naman yung guys. Pero sa ito, ang nakikita ko kay Dr. Love dito, no? Yung pinakagusto ko lang ng essence na ginagawa niya dito sa paglalive niya. Kumbaga, mas okay na yung overprotective tayo. Kahit sabi ng iba na, masyado namang OA. Masyado namang walang tiwala. Alam nyo guys, sabi nga nila, di baling tayo ay overprotective kesa hindi tayo, kesa less protective tayo. Kahit lalo sa gera, hindi ka pwede patulog-tulog, huwag ka masyadong confident. Kasi mamaya, sa sobrang confident mo, lusubin pala kayo ng kaaway. No, pag wala na, pag nilusob ka na, wala, talo ka na, di ba?
kahit saan ano guys, kahit saan larangan, di ba? So dapat overprotective ka minsan talaga kahit sabi ng ibang tao, oo naman to. Pero minsan mas okay yun. At ito, sa point na to, gusto ko yung sinasabi ni Dr. Love. No, kahit sa, kung sasabi ng iba, masyadong oo, walang tiwala. Para sa akin guys, hindi dahil wala siya tiwala. Para sa akin, gusto niya lang talaga maingatan si Beyonce. At lalo na, ayaw niya na yung maagaw ng wakwak si Beyonce. Tama to guys, this is a good move from Dr. Love. Agree ako dito guys, agree ako sa ginagawa niya. Lahat ng tao magbabago kapag naupiran mo ng pinakamalaking malaking pira talaga. Totoo yan guys ha. Maraming ganyan, di ba? Iba nagkakanulo. Minsan nga, di ba, brimo ha. Magulang sa anak, di ba? Minsan, di ba? Dahil sa gustong dahil alam niya malaki yung mamanahin niya. Dahil naano siya, natukso, no? Kasi pag natukso ka sa malaking pera, eh minsan magulang mo pinapapatay ng iba, di ba? Di ba, may ganyan guys, papatayin talaga nila magulang nila para makuha agad yung mana, di ba? Eh kahit nga sa ano, sa Biblia, sa hanay lang naman ng mga apostol, di ba? Si Judas, di ba? Pinagpalit niya ang Panginoon sa ilang pera kasi nung araw mahal na yung guys, yung pera na yung ibinayad kay Judas. Malaking pera yung guys, oh, di ba? Ilang pilak ba yun? No, hindi nagkakamali. Pero nakita nyo guys ha, oh, ipinagkanulo niya ang Panginoon sa Kristo. Eh, paano pa kaya si Beyonce? Oh, eh, minsan kasi, si Beyonce walang problem. Eh, paano ko yung mga taong nakapaligid? Di ba? Parang, eto guys, ano na, real talk lang, di ba? Actually, wala naman, di sa dating ano, beneficiary ni Kalinga Prab. Actually, okay naman talaga yung beneficiary na yun eh. Okay yun eh. Kaya lang sino yung ano, sino yung nagwawala ngayon? 'Di ba yung ano, yung nanay? No, 'di ba? Minsan hindi naman yung beneficiary may problema, problema yung mga nakapaligid. No, although sinasabi ko nga si guys, paulit ulit. Okay ako, ano ako, I'm nagtatrust ako sa parents ni Beyonce. Kaya lang siya, ito nga real talk lang. Iba kasi usapang pag malaking pera ra. 'Di ba, Dr. Love? Patuloy natin. Ngayon nalungkot kayo. Nalungkot. Ngayon, nalungkot kayo. Mukha ba ako nagpa-prank? Oo. Tumawa ba ako? Babay na po sa inyong lahat. Para hindi na tayo. Ha? Baka si Salcido na naman. Loyal si Beyonce sa kanila. Hindi yan. Parang wala ka. Ha? Tulog na ka. Ganun tingin ko. Ha? Nako, patay. Ah, wala yan. Hindi. No, yan. May isip na yan si Beyonce. May isip? Ilan taon ba si yung isa yung kumalas? Ilan taon ba yung kumalas? 20-something. Oh, tama. Alam, kuha kayong point dito ni Dr. Love. Kumbaga, ilan taon ba yung ano, yung kumalas ng una, di ba? Tama yun. Eh, yung ang 20, ano nga, yung matured na yun eh, di ba? Ang 20 plus, matured na yun eh. Para si sabi ni Dr. Love, eh yung matured nga na ano na tukso. Oh, much more pa kayo mas bata, 'di ba? So, eh, alam niyo guys, ako, siguro iba magiging negatibo yung dating, no? Pero alam niyo guys na ganito talaga yung nagtotoong nagmamahal. No, hindi baling magmukha siyang OA sa iba or 'di ba? Pero ang mahalaga sa kanya, gagawin niya lahat maprotektahan si Beyonce. Dito mga kay Dr. Love, guys. In fairness sa kanya guys, ako naiintindihan, yung gusto ko yung, kasi ako pag tumitingin ako, yung intention, minsan yung paraan, parang ang pangit, ano ba yun? Parang oo, parang wala naman tiwala. Kasi may magko-comment na ganyan, di ba? Pero ako, tinignan ko palagi yung intention, di ba? Intention mo, lagi isipin mo. Pero, kumalas pa din. Oo, totoo. Di ba? Merong isang grupo na napakalaking grupo, napakalakas. Baka galing to sa ibang grupo. Huh? Hindi ito Kalingap. So, teka, yung sinasabi ni Dr. Love, hindi daw Kalingap. Sino to? Grupong na napakalakas. Tapos, hindi daw Kalingap. Eh, sinong grupo yan? Nak ng pati. What the fuck? At yung, isang, ako guys ah, ang naiisip ko lang yung ano, yung dating ano din, yung dating grupo din ng collab team ni ano, ni Papa Eds. Yun yung unang suspect ko, pero I don't know kung sinasabi dito ni Dr. Love. Hindi ito Kalingap. Ha? Hindi na siguro ito mga Kalingap. Usually naman talaga ganun. Ha? Biglang papasok at biglang mangwawakwak ng pinakamasikat na love team ngayon. Oh. Ginawa nila ito noon, baka mangyayari uli ngayon.
Oo, pwede. Kasi ang nangyari, kasi alam niyo guys, 'di ba? Last time may bumanat kay ano, kay Kalinga Prab. At siyempre hindi nalingid niyo, hindi naman lingid sa kaalaman niyo, yung dating ka-love team yun ni Edo, ni Papa Eds. Ngayon po, yung dating yung mga wakwak na yon, winakwak nila si letter E. Hindi ko na babanggitin guys para walang gulo. Si letter E, 'di ba? Winakwak nila yon. Ngayon nagkaagulo sila. Gulong-gulo sila. Kasi ngayon nagkakabanata na sila. Kasi parang umalis na sila dun kay letter E. Ngayon ang nakakatakot nito guys, kumikilos naman sila ngayon. At ang masakit nito, ito si parang ato guys ah, baka mali po ako no. Ang point nito dahil wala na sila dun kay letter E. Maaaring gapangin si Beyonce nito mga to. At hindi to simpleng tao. Talagang ano to, parang sinasabi ni Dr. Love to, may pera to. At malaking grupo to. Kumbaga, kung ganun yung kalaba mo, dapat talaga medyo protective ka at talagang bantay sarado ka. No? So sa mga EDC, kailangan maging matalino tayo. No? Kasi yung kalaban natin, lumalabas yung kalaban natin, hindi yan basta-basta. Hindi basta may pera yan. Ibig sabihin, ang nakigets ko dito, may pera tong mga wakwak na to eh. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, ang usually nagwawakwak dyan, may mga pere. Kahit naman sa gobyerno, ganun diba? Kahit saang larangan, kung sino yung mga, misan ang loko-loko pa nga, hindi ko naman nila lahat, no? May mababait naman na may pera. Pero yung mga iba, karamihan dyan, yung mga loko-loko, eh may mga pera pa. What the fuck? Pero tuloy natin. Diba? Oo. Wala tayong kino-compare dito. Anak ko yan eh, bakit ko i-compare? Yo, ano ba naman yun? Sino ba nagko-comment niyan? Ba't nyo pag-iisipan si Dr. Love na kino-compare? Hindi niya kino-compare. Alam nyo, ginagawa ni Dr. Love dito, nagbibigay siya ng situation. At maaari talagang mangyari yan. No? At di tayo pwedeng maging, ano, maging confident masyado, parang relax tayo. Hindi po dapat. No, dapat talaga maingat ka. Ako dito, bilibo kay Dr. Love dito, guys. Iba din nagigits eh. Kino-compare. Hindi siya kino-compare. Ang layo naman ng comparison. Parang hindi, parang layo, ano. Ang sinasabi ko, hindi, kung edad ang pagbabasihan natin, mas matured yung isa. Ayun, di ba? Pinaliwanag ko, kung yung isa matured, nadaya, naloko, natukso, bumigay. Oh, yun ang punto ni Dr. Love dun eh. Kasi mature, bumigay nga. Much more pa yung, deep, yung bata pa. O, di ba? Pero syempre, hindi ibig sabihin guys, walang tiwala siya kay Beyonce. Binagbibigay lang siya ng kondisyon ng dalawang tao. Isang mature, isang hindi. Hindi yung pamamiliit kay Beyonce. No, huwag tayo masyadong ano guys. Lawakan natin yung unawa natin. Sinasabi lang dito, kung yung mature nga, nadaya, much more pa yung bata. Pero syempre, ang point lang dito ni Dr. Love, maging maingat tayo, bantayan natin. Parang sinasabi niya rito, nagigets ko sa kanya dito. Bantayan natin si Beyonce. Ganun yung point doon eh, bantayan natin, alalayan natin. Yun ang point doon ni Dr. Love. No? Hindi dahil mahina si Beyonce. Alam ko, she's a strong teenager. Pero syempre guys, still, she need our guide, no, yung ating advice and protection. So lahat tayo dito guys, magkakasama tayo, especially sa lahat ng mga nagmamahal sa Kalingap at syempre dito sa EDC, no. No, lalo na kayo guys, yung mga solid supporters, kayo ang pinakaimportante rito, kaya dapat maging maingat tayo. Yung pagbabasihan natin, pero hindi ako nagkukumpara. Yes, so. Gets kita Dr. Love, meron lang talaga medyo hindi rin nagigets, no. Yan. Alam nyo ba kung magkano'ng offer dito? Oh, may offer? Magkano ano, Dr. Love? Malaking halaga. What? Magka? Kung malayang halaga, magkano yan? Hindi pwedeng tanggihan. What? Hindi pwedeng tanggihan? Hindi pwedeng tanggihan? Ano yan? Siguro, kung hindi pwedeng tanggihan, naabot yan ng milyon. Kasi kung 500,000 eh, maliit pa yon. Mga 1 million, pwede rin, di ba? Mga 1 million pwede. Pero medyo pwede ko pa tanggihan yun. Siguro mga 5 million o 3 million.
Diba? Malaking peryong guys. Hindi mo kikitaan ng ilang taon yan. O, tuloy natin. Malaking malaking halaga na hindi kayang tanggihan. Hmm? Pwede ka nang mamuhay. Pwede ka nang tumira sa isang palasyo. Kung ganun kalaki palasyo, Dr. Love, eh ano yun? Siguro mga 10 million. Ganun kalaki yan, di ba? Pwede ka nang bumili ng maraming magagarang sasakyan. Oh, maraming ano, bumili ng magagarang sasakyan. Eh di ibig sabihin, mga worth 10 million. O kaya more than 10 million. Hindi matindi yung guys. Ako, nagiging ano lang ako. Kasi based lang dito sa video ni Dr. Love. So, para makabili ka ng magagarang sasakyan, syempre, 5 million, kulang yun. Para makabili ka ng magagarang sasakyan, mga 10 million. Mga ganun, ano. Estimate ko lang yung guys. Baka kulang pa nga estimate ko eh. Pero comment down below, guys, ano masabi nyo? Pwede ka nang bumili ng magagandang lote. Lote? Ito ang matinding. Ito ang matinding hamon sa atin ngayon. Lupet ah. Alamin, magtrabaho, tigilan ng away, tigilan ng chismis. Oh, that's good. That's a good advice. Totoo yung guys, di ba? Dito kayo tumutok sa mga bago ngayon. Yung gusto mangwakwak kay Beyonce. Oh, parang ito, nag-gets ko yung point dito na ikali, ano, ni Dr. Love. Kesa mag-away kayo, mag-away-away tayo, mag-chismisan tayo sa isa't isa, magkagatan tayo. No? Kasi still, ano pa alam nyo guys, hindi naman maiwasan na may magkakatampuhan, may nagkakainisan, kahit nga sa trabaho, nangyayari yan eh. Ano, katrabaho mo ng matagal, nag-away pa kayo eh. Diba? Pero ang point dito ni Dr. Love, teka lang, tigilan natin yung away, bangay ang chismisan. Huwag tayo mag-focus dyan kasi hindi naman importante, which is totoo yun. Dapat mag-focus tayo dito sa kaaway talaga nating malaki. Ito yung kaaway natin eh. May kumbaga parang meron ng may papasok na kaaway natin. Kasi nga umalis na doon kay letter E. Ngayon, itong mga dating naka-follow kay letter E, eh balita ko umalis na nga kay letter E, siyempre, ang mangyayari niyan, si Beyonce na yung target nila. So, ang point dito ni Dr. Love, tama na yung mga chismisan, awa yan. Still, magkaano tayo eh. Nasa isang ano pa rin tayo, grupo, di ba? So, meaning, huwag tayo mag-focus dyan, mag-focus tayo dun sa kaaway nating malaki. Yun ang gusto kong kay, ano, yun ang nakuha kong point kay Dr. Love. So, dapat tayo, mga EDC supporters, ano, sa lahat ng mga, siyempre, solid kalingap, eh magkasundo-sundo tayo, hindi tayo magkakaaway. Normally lang, meron tayong ano, hindi pagkakanawaan. Pero ang pinaka-focus talaga natin, yung wak-wak na papasok kay Beyonce. Tama to si Dr. Laba, agree ako dito. Sinasabi ko nga sa iyo, ang offer nito hindi basta-basta tagihan. Hindi kaya tagihan. Pwede na ikaw magpakamilyonaryo. Grabe to ah. Pwede na ikaw tumira sa kaya mo nga tumira kung gusto mo. Magandang subdivision dito sa diet eh. Magandang subdivision sa diet. Million nga ano nito. Usapan dito guys. Piling ko million eh. Makabili ka na eh. Pwede kang bumili ng at least tatlong kotse. At least tatlong kotse. Sabi na natin, kotse is worth... teka lang guys. Kasi kung tatlong kotse, may murang sa kotse. Sabi na natin, kalahating million. So, mga 1.5. Plus bahay. Kung 1.5, kung sa daig ka bibili ng bahay, siguro, pwede ka makabili ng ano dyan, sa worth 1 million. Subdivision. Siguro, I don't know. Kasi sabi natin, 1.5 yung tatlong kotse lang na hindi ano. No? 1.5, tapos may 1.5 million ka pa na bahay at lupa. 1.5. So, then, maaari din yan na hindi lang 3 million. So, lumalabas mga 10 million nga. 5 or 10 million. Guys, remember, estimation ko lang ito. Ano? Kasi ito yung nagigets ko kay Dr. Love. Talagang malaking pera. Dahil ganun, isang napakalaking offer ito. Nawala na naman yung message. Paano to? Hindi ko lang kayo mabasa. Hindi ko kayo mabasa. Yan. Basahin ko kayo. Yan. Kahit may kung ayos saan tayo doon, nakipagpustahan man tuloy kayo sa akin. Anong kinalaman ko dito? Nagsusumbong lang ako sa inyo. Alam nyo guys, hindi nagigets ng iba si Dr. Love. Parang kasi ako nagigets ko naman yung iba. Parang tinitake nila as negative. Huwag nyo po itake to as negative. No? Parang nakikipagpustahan na. Ang dating sa akin ha, nakagets ko dito, parang ang dating, pustahan tayo Dr. Love.
Hindi yan maano ng ano ng wakwak. Siyempre nagigets ko kasi bitiwala tayo kay Beyonce. Pero sabi ko nga sa inyo guys, hindi tayo pwedeng maging relax. Hindi tayo pwedeng mag-relax. Dapat ano ka pa rin, overprotective ka dito sa mga punto na to. No. Bakit nyo ako inaaway? Oh, diba? Inaaway na si Dr. Love. Mali po yan guys. Dapat unawain natin si Dr. Love. Muna yan, sabi ni... Eh, binulong ko na! Ha? Hmm. Oh. Bitin. Adok, andito na waldita. Oh. Si, away pa ba kayo? Mag-aaway pa ba kayo ngayon? Matindi na ito. Oo. Oh. Matindi na ang pumasok sa atin ngayon. Meron na naman gustong manggulo sa vlog ni Kalinga Prab. Oh, so may gustong pumasok talaga ng manggulo, no? May gusto naman magwak-wak kay Beyonce at nag-offer ng napakalaking halaga na hindi... Nag-offer ng napakalaking halaga? Kayang tanggihan. Oh. Oh. So, ibig sabihin, ano, right now, yung wakwak na to is nag-o-offer na kay Beyonce ng malaking pera. At dito nga medyo nag-worry lang si ano si Dr. Love. No, wag, alam niyo guys, ang punto lang ni Dr. Love dito, wag tayo masyadong complacent or masyado tayong relaxed na parang iniisip natin na hindi, di mangyayari kay Beyonce yan. Tama. No, pero syempre dapat isipin natin, alam niyo guys, yung mga taong natutokso. Sila pa yung si Alok ay usually, di ba? Sabi nila. Alam niyo ba no, minabasa ko lang to guys. Karamihan daw sa based sa survey nila. Karamihan sa mga taong nambababae, no, nambababae o kaya nanlalaki, sila yung mga taong hindi nila naisip na magagawa nila 'yon. Pero yung mga taong nag-iisip na pwede nila magawa 'yon, sila yung hindi natutukso. Pero yung mga taong relax lang, hindi nila magagawa 'yon. Sila yung nakaagawa nung ganung kamalian, no. Pero ito guys is only based dun sa binasa ko. No, kaya tayo hindi tayo pwedeng mag-isip na hindi tayo pwedeng maging complacent or very relaxed na. Hindi din naman mangyayari 'yan eh. No, wag po ganun. No, this is a reality and this is a very serious matter na dapat tayo ay very tight, no, at very knowledgeable sa mga ganitong bagay. Dapat talaga hindi tayo relax kasi delikado. At ito na nga, nag-offer na. Kasi lumalabas sa sinasabi ni Dr. Love, nag-offer na itong wakwak. At hindi simpleng pera, malaking pera yung inaano kay Beyonce. Kasi alam niyo kung bakit ginagawa yan. Sir Marzano, ang tanong namin, bakit ginagawa ng wakwak yan na offeran ng malaki si Beyonce? No, number one, unang-una, sikat si Beyonce. No, pansin niyo bakit si Beyonce ang inooferan, no? Ito guys sa lahat ng mga ano, baka mapagkamalian niyo po ako, no. Ako aaminin ko naman sa inyo, no. Na to, real talk lang. Isa si Beyonce ang sikat sa Kalingap ngayon, no. Isa siya sa mga isa, no, na sikat si Beyonce sa Kalingap. Ayun. Tandaan niyo guys, maraming gustong sumira kay Kalingap Rob, kay Kuya Bal at kay Ate Edna, especially dito sa Kalingap. Naka-ready yan guys. Ngayon, ang strategy ng kaaway, no, to put it down our moral, no, yung moral natin. Kasi ganito, kunwari si Beyonce sikat siya. Ngayon pag yan, si Beyonce napaalis mo sa Kalingap. Kunwari napaalis natin si Beyonce sa Kalingap. Ano, for example lang. Na-offeran nila si Beyonce ng malaking pera at naumalis si Beyonce sa Kalingap. Ang ano diyan guys, ang totoong ano nila diyan, reason nila para pabaksakin si Kalingap Rob. No, kunwari umalis si Kalingap. Ito guys, example lang to, di ko sinasabi mangyayari, no. No, what if lang, no. Kunwari na-operan si Beyonce, umalis si Beyonce sa Kalingap. Yung moral na 'yon, guys. Ano 'yon? Doon pa lang nanalo na sila, ano 'yung bakit? Kasi napaalis nila yung isang sikat na Kalingap Angel sa Kalingap. So ang ano na doon, oh, kita nyo ha, may umalis sa inyo. Nakakahiya kayo. Ayan na, babanat na sila doon, sisiraan nila yung Kalingap. That's why, ang tinatarget talaga nila ngayon ay si Beyonce. Isa, si Beyonce ang tinatarget. Kaya, ang point lang dito ni Dr. Love, maging maingat tayo. Huwag tayo masyadong complacent, huwag tayo masyadong relax. Dapat, maging ano tayo, aware.
at knowledgeable at very tight yung ating security, no, for Beyonce, no. At syempre, this is a good move by Dr. Love. At dito, talagang humahanga kay Dr. Love. Very good. Yeah. Hindi po. Galing ito sa pinakamalaking source na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Pinakamalaking source? Sino ba pinakamalaking source? Para sa akin kaysa pinakamalaking source, si Beyonce. Ba sa Mersano, di ba dapat si Kalinga Prob? No, hindi si Kalinga Prob. Alam niyo bakit? Alam mo, pag yung mga wakwak, hindi yan magbibigyan information kay Kalinga Prop, tsaka ay Kuya Bal. Siyempre, itatago nila yan. What the fuck? Ato guys, analyze ko lang. Ano? Ba't ko nasabi si Beyonce o kaya tatay niya o parents niya? Alam niyo bakit? Sila yung pinakamalaking source kasi sila ang kinakausap. Imposible naman na kausapin niya kapitbahay nila Beyonce. O kaya yung baboy nila Beyonce. Hindi naman pa pwede kausapin yun. Siyempre, ang pinakamalaking source mo dyan, si Beyonce, number one. And then, yung parents. So, para sa akin, no, yung source dito nito. Ato guys, hula ko lang to. Hindi ko sila sabing totoo nga. Ano. Pero based dito kay Dr. Club, no, kung i-analyze ko, si Beyonce o yung parents niya ang pinakamalaking source. Sila Kalinga Props? Of course, no. Hindi nila alam yan. No. Pero kung ang makakaalam lang yan, una, Beyonce at si yung parents. Ah, diba? Siyempre, wala makakaalam na Kalingap yan. Good thing. Alam niyo naman, si Dr. Love, malapit kay Beyonce. Of course, magsasabi si Beyonce. Ito yung gusto kay Beyonce. Kapag may mga ganitong matter, no, may mga ganitong situation or scenario, sinasabi niya kay Dr. Love. Which is good. Diba? Ganun siya kaano, ganun siya kahusay. Kasi pag tinago niya yan, dun siya mapapahamak. Pero as long as nagsasabi si Beyonce, nagiging open si Beyonce kay Dr. Love, this is good guys, no? So far, so good pa naman si Beyonce. Yun nga lang, inuulit ko, kailangan natin siyang maingatan at syempre hindi tayo pwede maging complacent, no, sa ating mga sarili. Hindi tayo pwede mag-relax. Grabe itong offer na ito. Kaya ako biglang nalungkot. Kanina, tawa ko ng tawa, galit na kayo. Ngayon, bigla akong nalungkot. Dahil ako man ay natatakot din. Di ba? Ako man natatakot din. Kahit ako guys. Actually guys, kinakabahan din ako. Tiwala ko kay Beyonce sa parents siya. Kaya lang syempre, pag malaking pera ang usapan, kailangan natin ipaglaban yan. Di ba? Ako din ay natatakot. Sino bang hindi matatakot? Oo. Tama yan. Pera na, naging bato pa. Oo. Ito yan guys, lalo pag inoperan ka ng ano, sabi na natin, 5 million. What the fuck? Or itodo natin, 10 million. What the fuck? What the fuck? Madaling sabi, ay, pag nahawakan mo yung pera, baka bumigay ka. Diba? Sabi ko nga sa inyo eh, si Judas eh, pinagpalit ang Panginoon eh. Sa pera, di ba? Ano niya, pinagkanulo. O di ba, ganun yun guys. Di ba hindi matatakot? Si Beyonce ay viral ni Kalinga Prop, magiging viral ko rin sa pagdating ng panahon. Oo, totoo. Sino ba hindi natatakot? Totoo yun guys, real talk lang yung kay Dr. Love. Tama naman, viral siya kay Kalinga Prop, magiging viral din siya kay Dr. Love. Kumbaga parang syempre, di ba? Real talk lang naman eh. Malaking bagay si Beyonce sa kanya. Kung mawawala si Beyonce, sino mapapahamak? Siya din naman eh. Hindi lang si Kalinga Prob eh. No? Kaya lang gusto nang sabi ko nga sa inyo, ang laban nandito guys, gusto nilang ipahiya si Kalinga Prob at si Kuya Bal. Kasi pag ang isang sikat sa Kalinga, napaalis mo, ano yun guys? Moral ano yun? Ang laban dito, moral. No? Pag naalis mo yung moral nung kalaban mo, talo. Di ba? Kaya sa gera, ganun eh. Kung sa gera, pag napatay mo yung general o kaya pinakamalakas sa kalakulari, kaya nga diba may mga sniper, yung mga sniper ginagawa niya na pinapatay niya puro officer. No, ang sniper po, ang tinitira niya hindi mga private. No? Ang pinapatay na mga sniper, yung mga general.
Mga general, kasi pag napatay mo ang general, yung pinakamalakas diyan, pag napatay mo 'yan, eh panalo yung ano, panalo kayo. Kaya meron ano diyan eh, games of general eh. Kainan ng general. So ganun din po ano, para tayong this is like a military strategies. No, kung sino yung malakas, yun yung kukunin mo, yun ang aalisin mo. Pag naalis mo yon, morally, mababanata mo yung kalaban mo. Di ba? Kunwari, ito guys, inulit ko lang po. Pag naalis si Beyonce, oh yan, kita nyo, umalis. Di ba? Bait-bait ang tao, ba't umalis? Oh, di ba? Kasi ganito yan, may ganito ganyan ang kalinga po. Madali lang bakbakan. Pero pag ang isang malakas, hindi mo paalis, yun, ano yun? Maganda yun. O, kung masama kami, ba't nandito pa si Beyonce? Di ba? Ganun lang yun, guys. Kaya dito ang pondo natin dito, maging ano tayo, aware, no? Huwag tayong mag-relax. Takot din ako. Takot din ako. Dahil isipin mo, marami akong problema ang hinaharap sa ngayon. Ladagdagan pa nitong litsi na ito. Biglang pumasok sa ating buhay. Ano na ang gagawin natin? Wala tayong ibang gagawin kundi bantayan, alamin kung sino itong mga grupo na ito. At tama yan, yun. Report kagad natin. Tama. Kay Kalinga, Prab. Para mapigilan natin. Yun, di ba? Gets nyo na. So, ang trabaho natin ngayon is para mag-i-spy tayo, alamin natin, lalo especially sa mga GC. Yan, ngayon, ito magiging trabaho ninyo, especially sa may mga GC. Bantayan ninyo yung mga nakakasama nyo sa GC. Kapag medyo parang iba na yung ano, style, yun, medyo i-monitor nyo yun. Mukhang ano, iba na to ah. Sinisiraan si Kalingap Prob ah. Pag may makita, parang medyo agis na sa Kalingap. Okay, parang sinisiraan na si Dr. Love. Oh, for example, okay, si Kalingap Prob. I-monitor nyo na agad yun sa mga GC nyo. Bantayan nyo, di ba? Mahirap na mapasukan kayo, di ba? Dahil napakalaking halaga ng pera ang ini-offer nito kapalit ng mawala lang si Beyonce kay Kalinga, bro. Ayun, di ba tama tayo? This is part of a strategy, guys. Gusto nilang maalis si Beyonce, sabi ko nga isa siya sa mga sikat sa Kalinga ngayon right now. Aminin man natin hindi totoo 'yan, guys. Isa sa mga sikat ngayon si Beyonce sa Kalinga. Pag naalis nila si Beyonce, dudurugin nila si Kalinga, bro. Kaya tulong-tulong tayo dito, guys. Grabe ang, alam nyo naman, ang daming kumakaway ni kumakalaban kay Kalinga Prab ngayon. Tama, oo. Alam nyo yan. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ang daming gustong manulot. Oo, di ba? Maraming gustong manulot. Exactly. Maraming gustong umagaw sa mga vlog ni Kalinga Prab. Dahil viral nga. Tama, oo. Kaya ngayon, labanan ito ng konsyensya. Oo. Diba? This is fight against your conscience, no? Sa ating konsensya, ito yung laban ngayon. Tama si Dr. Love doon, guys. Labanan ito ng pera. Napakalaking halaga ng ino-offer ng mga taong yun sa ngayon. Sino ba yun? Dudublihin daw. Ang ganda kasi ni Beyonce, di ba? Oo naman, Dr. Love. Imposible namang hindi ka magandahan dyan. What the fuck? Oh, grabe talaga. Si Beyonce kasi guys, ako, nakikita ko isa sa mga may future sa Kalingap. Kasi alam niyo guys, matangkad si Beyonce. Yung itsura niya, pwede siya maging artista. Alagaan mo lang yan. Ako sa guys, alagaan mo lang si Beyonce. Matangkad na bata, meron yung ilong niya matangos, no? Tapos may lahi pang yung nanay niya, may lahing bumbay. Ang mga bumbay magaganda, no? Nakikita ko kay Beyonce, pag inalagaan mo yung batang yan, matangkad, no? Magbo-bloom pa yan. Mag-glow, no? Glow o magbo-blooming pa yan. So, talagang yun target nila si Beyonce, no? Mapapakinabangan mo si Beyonce, guys. Gusto mong model, pwede yan, no? Gusto mong maging artista, pwede rin. Gusto mong commercial model, pwede rin. 'Di ba? Maraming ganun, guys. Kaya maraming gustong umagaw kay Beyonce. At agree ako doon kay Dr. Love, maganda si Beyonce. Ang ganda ni Beyonce. Normal at natural na meron talagang
Ganda ni Beyonce. Hmm, totoo yan. Ako, sobrang ganda ng aking anak. Ah, diba? She is proud kay Beyonce. Normal na maraming tao na gustong umaswang sa kanya. Hmm. Kasi, Dr. Love, pag naaswang mo yan, wala na ako mo si Beyonce, pwede mo ipasok yan sa ano, oh, sa commercial. Oh, dito ka Beyonce, oh, gamitin kita. Ano kita, gawin... Hanapan mo lang ng manager yan, tapos ipasok mo sa mga commercial. Alagaan lang yan, guys. Sabi sa inyo, guys, ma-provide lang yan ang kailangan niya. Dali lang yan. Pwede mo ipasok yan sa mga commercial, ano. Diba? Tagapin ko na yung 100 million. Patay tayo dyan. Grabe, laki, 100 million. Ha? Malaki naman yan, sobra. Ha? Hindi ako tatanggap nun. Ako ay tamang tagapag... Sino kaya? Sino kaya doon? Kailangan lang ni Kalinga Brad dyan gawin niya best niya para sa bahay din yung anong kapalit sa pera na yan. Yun niya ang problema, Sir Leody. Yun ang nakakatakot dito ngayon eh. Dahil ginagawa ng paraan ng lahat, ha? Maagaw lang nila ang mga viral ni Kalinga Brad. Kumbaga, pera sa pera yan, guys. Pera sa pera na laban yan. Eh, totoo yan, guys. Kasi may mga, alam niyo guys, may mga nasa labas ng Kalingap may pera talaga. Let's admit it. This is reality. Meron labas sa Kalingap may mga pera. Alam naman natin na si Kalingap Rab, alam naman natin na ginagawan talaga si Kalingap Rab ng kalukuhan ng mga kalaban pagdating sa... Totoo yan. ...ng dulo. Alam naman natin, dilingit sa ating kalaman yan na talagang si sa sobrang kabaitan ni Kalinga Prab, dinagawaan siya ng hindi maganda. Totoo yun, guys. Di ba? Na-witness niya naman. Yeah. Di ba? Ako, nag-agree ako doon kay Dr. Love. Na-witness niya naman. Eh. Matindi ang offer dito ngayon. Grabe. Grabe talaga. Sobra to, guys. Sobra. Ay nako guys, medyo papahinga lang tayo guys. Ha? Hindi po napag-live pero nasa 1 hour na tayo. Pero yun lang guys, sana nakuha niyo yung punto ni Dr. Love. Na ang point lang dito guys, ingatan natin si Beyonce, maging aware tayo, huwag tayo masyadong complacent o masyadong relax. At gumagalaw na po ang mga kaaway. Pero siyempre, pag tayo isama-sama, at ang loyalty natin ay nasa Kalingap, walang makakatibag sa atin. Especially dito sa EDC. Pero sana guys, samahan nyo dito guys. At please comment down below guys, ano masasabi nyo sa ating reaction video. At syempre, please mag-join po kayo sa aking YouTube channel. At the same time, please don't skip ads guys. At maraming salamat po, especially sa mga baliw na EDC. Intayin nyo po ang aking reaction video. At try po natin i-live yan, bukas ng gabi siguro. At talagang pasasya na po. Talagang bukas may trabaho na naman ako. Sobrang dami po naka-line up. Kaya sana po yung kung nagkukulang po ako, ay unawain nyo po. At maraming salamat po sa Diyos ulit sa lahat ng mga EDC supporters. Siyempre, sa mga nagmamahal dito sa One Kalingap, One Family. Ang paborito nyo reactor, Marzano TV 2.0. Ang poging-pogi pero maharot na reactor. And to God, be the glory guys. Bye-bye po. Anong saya ang nararamdaman? Di nadasal sa puong may kapal. Sana ikaw na nga ang tadhana ko, ang tamang pag sana ay di magbago.
pili.